Ibinida ng mga urologist mula sa Veterans Memorial Medical Center, VMMC, ang isang makabagong teknolohiya na maaari nang gamitin upang mapabilis at maging ligtas ang pag-opera sa mga pasyente o kalalakihan na mayroong prostate enlargement. Ang traditional method sa pag-opera ng mga doktor ay sa pamamagitan ng transurethral resection of the prostate o tinatawag na TURP, isang uri ng surgery na kinakayod upang maalis ang malaking prostate. Ngayon, isang alternative surgical technique na ang ipinagmamalaki ng mga doktor mula sa VMMC na makatutulong upang mabilis na malunasan ang mga pasyenteng nahihirapan sa pag-ihi. Ito ay sa pamamagitan ng enucleation na ginagamitan ng laser upang agad na maalis ang prostate na nasa maselang parte ng katawan ng lalaki. To give you an idea, ang analogy dyan, meron kayong buko. No? How do you get the white meat doon sa buko? What we know of is yung may pangkayod tayo, di ba? Kinakayod natin yung white meat ng buko. That's the traditional method. No, kung sa prostate, pinapasok namin yung scope sa loob ng urethra ng mga lalaki. And then, literally, kinakayod yung prostate from inside and bring the prostate out. But with this new method of enucleation, ang analogy niyan uli sa buko, kung napanood na kayo ng mga nagtitinda ng buko, naglalagay sila ng spatula sa paligid para mahihiwalay nila ng buo yung meat. Maalis mo ng buo na hindi kinakayod. Ganun ang enucleation. Nilalabas namin yung prostate ng buo from its position. Ang advantage po nito is it is much safer, it is faster, at saka mas mabilis po yung recovery ng pasyente. At mas effective din po ito sa mga pasyente na meron po tinatawag na enlargement of the prostate o yung benign prostatic hyperplasia. Sa ilalim ng enucleation, maaari nang hindi buksan ang maselang parte ng lalaki para operahan na karaniwang ginagawa ng mga doktor. Kung kaya't bukas din ang enucleation sa mga outpatient dahil mabilis lamang ang recovery nito. Sa loob ng 48 oras ay maaari nang makauwi ang pasyente, malayo sa 5 hanggang 1 linggong pagpapagaling sa ospital. Ipinalam naman ni Dr. Joseph Lee, tanging mga pribadong ospital pa lamang ang gumagamit ng ganitong uri ng instrumento dahil sa mahal ang presyo nito. Makakabutian niya na mabigyan ito ng pansin ng pamahalaan dahil 70% hanggang 80% sa mga kalalakihan sa Pilipinas ay may problema sa prostate. Ang pinakamaganda kasi, mailagay natin ito sa regional hospitals natin, no? 'Di ba? Kagaya ng sinabi nga ng ating pangulo, maibigay ang ating mga new technology sa ating regional hospital, hindi lang sa NCR, kasi maganda ito. So in order to do that, it should be a joint effort by the government, but not only by the government but also by the private sector in order to implement all of this procedure, di ba? Aminado naman ang mga urologist na malaking hamon sa kanila ang kakulangan ng mga makabagong teknolohiya, kung kaya't mas makakabuting mapalakas pa ng gobyerno ang Public-Private Partnership o PPP. Sa oras na magkaroon ng makabagong kagamitan ng mga government hospital, ay mas mapapabilis ang pagbibigay serbisyo sa mga maralitang Pilipino. Sa paraang ito ay matutulungan ding mas umusbong pa ang ekonomiya ng bansa. Pero pag sinabi mong makakatulong sa ekonomiya, definitely makakatulong man eventually. Pero niya ang availability ng equipment na napakamamahal. Well, yung may tutulong ng mga katulong namin mga doktor, yung aming karanasan, yung aming expertise, binibigay naman namin, may bayad o wala. Pero ang availability ng mga instruments, ability ng mga gamot na bago, if they cannot really afford it, yun ang problema. Kaya kung anong available, yun na lang gagamitin. Pero hanggat maaari, gumagamit kami ng paraan na makatulong sa ating mga pasyente. Yung mga bagong technique, kung hindi available, kami namang mga doktor gumagawa ng solution na pinipilit namin magamit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sina Torno, SMNI News.